que indica y de colores humawi tan vivo un vivo de aquí la invocas. Magandang umaga mga kaibigan, panibagong umaga, papuri at pasasalamat sa Diyos. Samahan niyo ako ulit sandali sa ating pagbabasa, pakikinig at pagninilay sa banal na salita ng Diyos sa umagang ito. Halikayo, samahan niyo po ako at baybayin natin ang nais na ipahayag ng mensahe ng ating Panginoon sa ating lahat na babaulin natin sa araw-araw. Tara na po, simulan po natin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo sapagkat kami ay naniniwala na ikaw ang aming sinasamba, aming dinadakila, Diyos na tunay, Diyos na Ama ng pag-ibig, Ama ng sanlibutan, Ama ng may likha ng lahat ng bagay na aming magagandang bagay na aming tinatamasa. Maraming salamat po, Ama. O Jesus, samahan mo kaming muli sa aming pagninilay at pag-aaral sa iyong banal na salita at nawa ipadala mo ang iyong banal na Espiritu na siyang magbibigay liwanag sa bawat isa sa amin upang kami ay tanglawan, upang kami ay liwanagan sa pagkakataong ito. Hinihiling namin ito, Ama, sa ngalan mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Basahin na po natin ang ating salita ng Diyos. Ang gospel po natin ay John 6 verses 16 to 21. Ngayon po ay araw ng Sabado, April 30, 2022. When evening came, the disciples went down to the shore of the sea. They got into a boat to make for Capernaum. It was now dark, and Jesus had not yet come to them. But the sea was getting rough because a strong wind was blowing. They had rowed about 5 or 6 kilometers when they saw Jesus walking on the sea, and he was drawing near to the boat. They were frightened, but he said to them, "It is I, do not be afraid." They were glad to take him into the boat immediately. The boat was at the shore to which they were going. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang ebanghelyo natin ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan, ay isa lamang sa mga magagandang pagpapahayag sa muling pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga apostol, lalong-lalo na nung siya ay matapos na muling nabuhay, nung siya ay mamatay sa krus at muling nabuhay. Ito ay mga sinyalis o mga tanda na napagpapakita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad upang patunayan ang lahat ng mga nasusulat sa lumang tipan at ang lahat ng kanyang binabanggit, pati na nung binanggit ni Juan Bautista, ay totoo lahat at nagaganap na unti-unti sa harap ng mga nananampalataya kay Kristo at sumusunod sa Kanya, mismong sa harap ng kanilang mga mata. Kung kaya itong ebanghelyo natin ngayon ay pagpapatibay lamang na naririto yung karaniwang mararamdaman natin at nararanasan natin kapag may unos at may bagyo, at lalong-lalo na kung ikaw ay nasa laot, siyempre, kakabahan ka, matatakot ka sapagkat napakataas ng alon, maaring pwede rin patumbahin, ika nga, kahit na ang barko sa lakas ng alon, ay maaring tumumba at lumubog. Kaya natatakot ang mga apostol sapagkat sila ay nakasakay sa bangka. Subalit, nung nakita nila si Jesus, bagamat hindi nila agad nakilala, ang sabi ng Panginoon, "Huwag kayong matakot, ako ito. Courage, it is me," or "it is I," or "the Lord." Sabi nga, no? Nung nalaman nila na si Jesus nga, at bigla silang
sumampalataya ng hustong-husto dahil nung una natatakot sila, subalit nawala na sa kanilang paningin. O kaya naman ang maaari nating sabihin na ang bangka ay malapit na sa Pampang. Ito ay isang pagpapatibay lamang na ang pagpapakita ng Diyos sa ating lahat ay hindi lamang nasusukat at ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang dapat sukatin sa paraan na kung saan nagtapos nung siya ay mamatay at muling nabuhay. Sa halip, ang kanyang patuloy na pagpapadama ng presensya sa mga apostol ay pagpapatunay lamang at pagpapatibay na ang Panginoon ay nasa atin. Ang Panginoon ay hindi tayo iniiwan, hindi tayo binibitawan. Kailangan lang natin ay sampalatayanan siya ng husto. Maniwala tayo sa buhay natin, maging kumbinsido tayo na ang Diyos ay nabuhay na maguli para sa ating lahat at patuloy na ipadarama ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, sa turo ng aral ng simbahan, ng mga tradisyon, at sa pagkilos ng banal na espiritu na siyang iniwan niya sa atin upang manatili, gabayan at tayo ay alalayan patungo sa buhay na kanyang inihahanda para sa ating lahat. Ang Ebanghelyo, mga kaibigan, sa oras na ito, sa panahon na ito, ay binibigyan tayo ng pagkakataon na bagamat tayo ay natatakot, bagamat tayo kinakabahan, hindi tayo dapat hindi tayo dapat lamunin ng takot at kaba at makukonsumo ang buong pagkatao natin, isipan, sapagkat ang Diyos ang talagang naririto sa atin kung tayo ay mananampalataya. Siya ang gagawa ng paraan at gagabayan tayo sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. Kailangan lamang natin na manalig ng husto at hayaan natin ang Diyos na kumilos. Ito ay isang paraan, mga kaibigan, ng pagpapalalim ng ating ugnayan sa Panginoon. Lalo na kung tayo pagising sa umaga o kaya bago matulog sa gabi o sa araw-araw nating pamumuhay, hanggang saan ba natin isinasama ang Diyos sa ating buhay? Baka naman kasi isinasama lang natin ang Panginoon sa ating buhay pag may problema tayo, pag tayo ay magte-take ng board exam, pag tayo ay mayroon may sakit na kamag-anak, hinihingi natin at hinihiling natin ang presensya ng Diyos na sana samahan tayo. Kapag tayo ay nalulugi na sa negosyo at wala na tayong pera, lahat ng pagbabasbas kukunin natin kasi kailangan natin ang panalangin ng iba. Ito ay hindi sinasabing hindi tama. Ito ay hindi ko sinasabing mali. Ang ibig kong sabihin, may kadalasan nakikita natin at tayo ay tumatawag at hinihingi natin ang presensya ng Diyos kapag kayong alanganin na at wala na tayong nagagawa at hindi na natin kaya pa. Hindi ba natin maaring gawin na ang Diyos ay maging kasama natin araw-araw, pagising sa umaga, sa pagkilos sa araw-araw, sa ating mga panalangin, sa ating pakikibaka, pakikitungo sa bawat isa? Bakit hindi natin kayang dalhin ang presensya ng Diyos sa atin upang mas makita at maramdaman natin na anumang ating salubungin na suliranin sa buhay ay makakaya natin dahil alam natin na ang Diyos ay ginagabayan tayo at hindi tayo pinababayaan. Hayaan natin na ang Diyos ang maging sabihin natin driver o ang Diyos ang magmaneho ng sasakyan ng ating buhay. Hayaan natin ang Diyos ang maging arkitekto ng pagkatao at ng buhay natin. At kapag siya ang arkitekto at siya ang driver ng ating buhay, alam niya kung saan direction tayo dadalhin. Alam niya kung saan niya tayo ilulugar. Maaring may lubak, maaring maputik, maaring malakas ang ulan. Pero kung si Jesus ang driver ng buhay natin, ang unos ay mapapawi, ang ulan ay mawawala, ang lubak ay malalampasan. Pero patuloy tayong ginagabayan at ihatid ng Diyos saan man tayo pumunta sapagkat siya ang driver ng ating buhay. Let alone God to be in control of our lives. Hayaan natin ang Diyos ang maging panuntunan ng buhay natin. Hayaan natin siya ang kumilos. Hayaan natin ang Panginoon ang magsabi sa atin kung saan, paano at kailan natin dapat gawin ang isang bagay na gusto natin isa katuparan. Kaya kasi siguro ang mga unos na dumarating sa atin
ang bagyo na dumarating sa ating buhay, nahihirapan tayo, hindi natin ito nakakayanan minsan na talaga namang tayo ay parabang binabayo ng unos at lakas ng hangin dahil tayo mismo ay wala sa Panginoon. Tayo mismo ay mas inuuna natin kung ano yung kailangan natin, kung ano yung gusto natin. Piriming ang kagustuhan natin ang nasusunod, ang pag-iisip natin ang ating sinusundan. Tapos pagka nagka-problema, pagka hindi na natin kaya, sakalan tayo tatawag sa ating Panginoon. Hindi ba natin pwedeng gawin na sa bawat hakbang? Hindi ba natin pwedeng subukan na sa bawat pagkilos ng ating buhay ay kasama natin ang ating Panginoon? Bakit ba tayo nagpapabasbas ng bahay, yung house blessing? Ang kadalasan ng tao ay nagpapa-house blessing. Bakit? Para daw mapalayos ang mga demonyo, para mapawala ang mga masasamang espiritu. Hindi kaya dapat natin din isipin na kaya tayo nagpapa-house blessing upang ang Diyos ang dapat natin pagtuunan ng pansin na siya yung tinatawag na silent guest sa ating tahanan, na kapag tayo ay may mga kwentuhan, ang Diyos ay nakikinig kasama natin. Pag tayo ay naghahapunan, ay ang Diyos ay kasama natin kumakain at nagbabahagi sa atin ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pinagsasaluhan. Kaya nga po, lagi nating sinasabi, pag nagpapa-house blessing, hindi lamang ang bahay ang binabasbasan para masamang espiritu ay mawala. Nagpapa-house blessing tayo dahil alam natin ang Diyos ay mananahan sa atin upang tayo ay pananahanan ng Panginoon, hindi lamang sa bahay na ating tinutuluyan, kundi sa bahay ng Diyos dito sa ating puso na kung saan siya ay naglalagi sa pamamagitan ng ating gawa, ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Kaya nga po, hayaan natin ang Diyos ang maging control. Parang remote control, ano? Hayaan natin ang Diyos ang mamuno at mamuhay sa atin upang ang lahat ng bagay, mahirap man o mabigat, ay makakayanan natin dahil inuuna natin kung ano nga ba ang nais ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong kakabahan, huwag tayong magpapalamon sa kaba o sa takot, huwag tayong magpapalamon sa mga hindi natin nakikita at hindi natin naiisip at parang nawawalan tayo ng gana o ng pag-asa. Bakit hindi natin subukan na ialay sa Diyos at akayin natin ang ating sarili patungo sa Kanya at lagi natin siyang tanungin at magdasal at sabihin sa Kanyang Panginoon, samahan mo kami sa laban na aming kinakaharap. Panginoon, samahan mo kami sa mga gawa na ganito na aming nararanasan sapagkat Ikaw ang mas nakababatid kung ano ang tama sa amin, ano ang mas kailangan namin gawin. Let alone the Lord take control of our lives. Let alone the Lord take control of your life. Ask Him, pray to Him, you know, meditate, you know, and contemplate about what God is about to tell you and listen to what the Word of God would tell you. Pakinggan mo kung anong salita ang sasabihin ng ating Panginoong Diyos sa iyo. At hayaan mong siya ang kumilos sa buhay mo. Kagaya ng nangyari dito sa paglalakad ni Jesus sa dagat o sa lake, ano po, at nakita siya ng mga apostol. Nung una ay natakot, subalit nung sinabi ng Diyos, huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot, ako ito, si Jesus. At saka lamang sila lubos na muli na nampalataya. Ito rin ay isang paraan na dapat nating tignan na darating at darating sa buhay po natin. Tayo ay kakabahan, tayo ay matatakot, mawawala ng pag-asa. Pero bakit hindi natin hayaan na ang pagtawag sa Diyos, ang pananalangin sa Panginoon, ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos ay hindi lamang dapat sa punto na kapag marami tayong natatanggap na biyaya, ang papuri at pananalangin sa Diyos ay hindi lamang dapat sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng malaking problema na hindi natin kayang gawin at lutasin pa. Sa halip, bakit hindi natin magawa araw-araw, sabihin natin sa ating sarili, Lord, take control of my life. Panginoon, Ikaw po ang manguna sa aking buhay. Ikaw po ang manguna sa lahat ng gagawin ko, sa lahat ng sasabihin ko, at sa lahat ng pinag-iisipan ko. Nawa ang iyong kagustuhan ang mangyari. At maniwala kayo't sa hindi,
isang pananalig, isang pananampalataya ay na hindi natitinag bagyuman o unos man ang dumating, isang pananalig, isang pananampalataya lumilindulman o maaring nauugaman pero nananatiling nakatindig sapagkat nakaangkla sa pag-ibig at nakaangkla sa pananampalataya, wagas at kabanalan ng Diyos. Ito po siguro ang dapat natin pagnilayan sa panahong ito. Lalo na ngayon na napakaraming galawan sa ating bayan sapagkat malapit na ang halalan. Makikita nyo bato ng bato ng kung ano-ano mga kasiraan, mga magkakaibigan, magkakakilala, kapwa mo, guro sa loob ng institusyon na iyong pinagtuturuan, nakakasira, nagkakagalit, hindi nakikibuan dahil sa mga kandidato na kanilang sinusuportahan o pinaglalaban. Bakit kaya hindi natin subukang magdasal? Bakit hindi kaya natin subukan ialay sa Panginoon ang lahat at sabihin natin sa ating Panginoon, Diyos, ito po ang gusto kong sana na manalo na kandidato. So balit ang kalooban mo po ang masusunod. Kung ano po ang maaaring kalalabasan ng eleksyon na ito, manapa ay samahan mo kaming lahat upang magkaroon ng panibagong umaga sa susunod na leader ng aming bayan na aming kinabibilangan. Kahit na po gawin natin ang lahat ng paninira, gawin po natin ang lahat ng pangangampanya at pagyurak sa pagkatao ng iba at ng kapwa at ng mga kandidatong ayaw natin, madalas ang nangyayari, nagpapailalim tayo sa takbo ng ating isipan. Bakit hindi natin hayaan na tayo ay sumailalim sa takbo ng ninanais ng ating Diyos para sa atin? Hingin natin ang gusto niyang mangyari. Hingin natin ang gusto niyang maganap. Iwan natin sa Kanya ang pagpapasya sa lahat ng bagay. At doon magkakaroon tayo ng kapanatagan ng ating kalooban, lalo na sa mga personal nating buhay. Kasi kaya minsan marami tayong mga problema ang kinakaharap, hinihiwalay natin ang ating Diyos. Pagka meron tayong magagandang buhay na nararanasan, hindi natin binabalikan ang ating Panginoon. Maaring nagpasalamat sandali, pero hanggang pasalamat lamang, pero hindi natin ibinabalik ang kagandahan at kalooban ng Diyos sa iba. Kung tayo man ay naging maganda ang resulta ng ating ipinagdarasal, bakit hindi natin gawing ibalik ang iba o ang biyaya na ito sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa? Kasi ang nangyayari, nagpapasalamat pero hanggang dun lamang at nakakaligtaan na natin ang Diyos, ini-enjoy na natin ang lahat na ating gustong gawin dahil sa bagay na ating tinatamasa. Pero nakakalimutan natin, galing ito lahat sa ating Diyos. At kapag ka napakaraming bagay na nangyari at dumating ang dagok sa buhay, ayan na. Nasa loob na naman tayo ng simbahan, nagro-rosary na naman tayo, nananalangin na naman tayo, nagsisimba na naman tayo, at tayo ay nagro-rosaryo. Halimbawa, kung tayo ay Katoliko, dahil meron na naman tayong hinihingi at meron na naman tayong hindi natin kayang gawin na tayo lamang naalala na naman natin ang ating Panginoon. Bakit hindi natin magawa, kaibigan, araw-araw sa ating buhay, masaya man o malungkot, maganda man o hindi, nasagot man ang ating panalangin o hindi, bakit di natin pagpatuloy ang pagdarasal, ang pagpupuri sa kaluwalhatian at kabanalan ng ating Diyos? At pasasaan ba ang lahat ng mga bagay na ating hinihingi kung tayo ay nananalig ng gusto sa ating Diyos? Ito ay Kanyang gagawin at ibibigay. Ang kailangan lamang ay tayo ay magpailalim sa kagustuhan, sa pag-ibig, sa pagpapala ng ating Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang manguna. Huwag kang laging nagmamadali, huwag kang laging nagmamayabang, kaibigan. Huwag kang laging nagmamarunong, kaibigan. Masyado kang magaling eh, masyado kang marunong, masyado kang nagmamahusay eh. Porque mayaman ka, porque may pera ka, porque may matalino ka, dahil meron kang PhD. Diba? Dahil alam mo yung Biblia, kabisado mo yung Biblia, may PhD ka pa nga eh. Nangangaral ka eh. Ang galing mong mangaral at ang husay mong magbigay ng mga panayam kung kani-kanino. Pero pagdating sa mga bagay na dapat para sa Diyos,
inuuna mo yung sarili mo kasi alam mong magaling ka, alam mong mahusay ka. Nakakalimutan nating lahat ang husay at galing, talino at yaman natin ay nanggagaling sa pagpapala ng Panginoon. Kaya kahit anong yaman, talino natin at bigla tayong nagka-problema, saan ba tayo tumatakbo? Sa Diyos ulit. Pero nung tayo ay sikat, nung tayo ay kinikilala, nung tayo ay maraming pera, ang Diyos ay nasa isang tabi lang. Pero nung patuloy tayong nahihirapan at patuloy tayong nagkakasakit o nawawala isa-isa yung ating mga minamahal sa buhay, doon pa lang tayo lalapit ulit sa Panginoon. Doon pa lang natin marirealize na hindi pala tayo ang in control sa buhay natin. Kaibigan, mula pa naman noon hanggang ngayon, hindi tayo in control ng buhay natin. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi tayo may sariling akda sa buhay natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan gawin ang lahat ng bagay, pero hindi nangangahulugan na tayo ang may control sa sarili nating buhay. Hindi rin po pwedeng maaring ganun. Dahil kung tayo ang may control sa sarili nating buhay, bakit hindi natin mapigilan ang kamatayan? Bakit hindi natin kayang buhayin ang taong namatay na? Kung tayo ang may control sa ating buhay, bakit hindi natin kayang pahupain at papayapain ng ganun na lamang, sa isang iglap lamang ang mga bagay na hindi natin nagugustuhan? Hindi tayo ang may control ng ating buhay. Yung nasa taas ang may control. Binibigyan niya lang tayo ng kalayaan na gawin at sundin ang nais natin. Pero itong kalayaan natin ito na sundin at gawin ang nais natin, kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos, hayaan mo nga Diyos ang kumilos sa'yo. Ang lahat ng bagay na nakikita mo at nararanasan mo, ibabalik sa'yo ng Diyos ng husto dahil ang pananampalataya mo na ibinibigay sa Diyos ang iyong magiging sukatan at bahagdan kung paano mo mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Tulungan mo kami at hayaan mo kami na maging karapat-dapat sa iyong presensya, Panginoon. Naway manatili kami sa iyo at lagi naming hanapin sa pamamagitan ng aming pagdarasal kung ano ang iyong ibig. Manguna ka, Panginoon. Samahan mo kami at lagi mo kaming gagabayan at ituro mo lagi sa amin, O Diyos, ang nararapat at sapat upang kami ay lagi na nasa ilalim ng iyong kalinga. Hinihiling namin ito, Ama, sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.